Umiikot kami dito sa pantalan para mamili ng panghanda. Naisipan ko ihanda ang seafood. Dami-dami daytong seafood, fresh pa, galing pa sa dagat. Mayroong scallop, pasayan, isda. Dito kami namimili lalo na pong pupunta kami dito sa pantalan. Itong pantalan ay sa tabing dagat lang. Ito, napakaraming seafood dito at mga mura, pwede ka pa makatawad. Masarap nga dito ang seafood dahil mas mura kaysa sa ibang lugar. Tulad niyang crab, 80 pesos lang yan at bumili rin ako niyan. Yan at may pusit rin. Ang sarap niyan. At namili na rin ako ng ilang prutas tulad ng pinya, 3 piraso, 50 pesos. At pumili na rin ako ng panghalo at ng aking lumpiang Shanghai. At nagpili na rin ako ng pang-ulam para sa chop suey. Mas maganda talaga dito mamili dito sa pantalan kaysa doon sa mall. Mas pinili namin na dito mamili lalo na kapag may handaan katulad ng New Year, Pasko o may birthdayhan man kasi makakatawad ka talaga dito kaysa sa mall. At yan nga mga mari, pauwi na rin kami sa isla. Ito nga pala ang sasakyan namin papuntang isla. Pagdating nga sa bahay, ito na agad ang inuna ko. Enough cook ko lang ito at ito nang ginawa ko. Naisipan ko gawing lumpiang gulay. Ito talagang lumpiang gulay or lumpiang Shanghai. Hindi talaga mawala minsan sa hapagkainan lalo na kung may okasyon dahil sa mura na at paborito pa ito ng lahat lalo na kung gulay ang sahog or gulay. Bumili na rin kami ng lamang loob ng baboy. Ayan, gagawin namin yung paklay. Yan lang ang sahugo guys sa paklay dahil sobrang mahal. Sinabay ko na nga silang dalawa ang pagluluto ng lumpiang Shanghai at ang paggigisa ng paklay. Multitasking, no? Hirap na. Ayan, niluto ko na rin ang lumpiang Shanghai sa katamtamang lakas lamang ng apoy. Kasabay ng pagluto ko ng lumpiang Shanghai guys or lumpiang gulay, sinabay ko na rin yung paklay. Ginanyan ko lang siyang pagluto, ginisa, pinakuluan muna at ginisa at ayan, luto na siya guys. Ang sarap-sarap, ang bango-bango. Ang nilagay ko lang dyan sibuyas, sibuyas down lang dahil sobrang mahal talaga ng sibuyas. At ayan na nga guys, naluto na ang lumpiang gulay ko, kasabay na rin na niluto ang paklay. At sinunod ko na talagang linisin agad ang pasayan dahil bibihira lang naman kami kumain ng pasayan. Kaya ito na, sinulit-sulit ko na talaga. Kasunod ay naghanda na rin ako ng fruit salad. Hindi mawawala talaga sa handaan ang fruit salad. Lalo na sa ating mga chikiting, paborito yan ang fruit salad. At nag-ready na rin ang asawa ko ng panggata para sa crab mamaya. At sabi ko kung ano-ano pang gagamitin para sa niyog. At iniwa-hiwa na yung ibang karne tulad ng paa, balat at saka yung laman, iniiba-iba na para ma-organize na kung anong klaseng luto. Yung medyo taba, iniba na para sa panggisa ng gulay at yung paa, pwede siya sa pangsabaw at yung laman, pwede siya sa pang-adobo. At ito na nga, ang medyo buto-buto ay sinabaw ko na kasi sobrang gutom na. Mahirap na magluto kung gutom, so kain-kain din pag may time. At ito nga lang guys, ang handa namin noong New Year, nilista ko talaga yan kasi para mabudget-budget na kasi bibihira lang naman. Ang importante sa atin, malusog ang katawan, may trabaho at higit sa lahat, paturo tayo manalangin sa Diyos na more blessings pa ang ating matatanggap. Happy New Year! Please subscribe guys!